Sa pagpili ng plastic bag, kailangan ay matibay ito. Preferred ko sana yung Ziploc bag na maliliit pero wala akong nakita. Pero itong nabili ko ay mas okay naman kasi matibay. So depende na sa inyo kung ano ang gusto nyong gamitin at ang available sa inyo. Ang kagandahan kasi sa Ziploc bag ay easy access siya at hindi na kailangan ng mga pandikit para sa pagsilyo nito. Sa paglagay ng mga label, kailangan ay simple lang. Kailangan lang maging attractive ang kulay ng mga papel para madaling makita at mabasa. Kung Ziploc bag naman ang gagamitin ay hindi na kailangan ng pandikit. Kung gusto niyo namang idikit ang label sa ibabaw ng plastic bag, ay pwede rin naman. Ang paglalagay ng mga detalye sa bawat seeds ay sobrang mahalaga sa pag-iimbak ng mga buto. Hindi naman kailangan na complicated ang mga details. Ang importante lang is ang variety, ang expiration date at yung packing date. Kung meron kayong suggestions na pwede nating idagdag, please comment down below. Sa segment na ito, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga bagong viewers at subscribers. At pati na rin sa mga matagal ko ng viewers at subscribers, maraming salamat po. Alam kong marami sa atin ang mahilig mag-collect ng mga seeds. Kaya share nyo naman sa baba kung anong mga seeds ang na-collect nyo na. At sana ang video na to ay makatulong sa inyo para mapahaba ang buhay ng ating mga seeds.
Guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking mga red okra seeds. Napamature ko sila galing sa red okra seeds na nabili ko doon sa Thailand. Kung gusto nyong makita ang video na yon, I will share the link below. At sana mapapanood nyo at magustuhan nyo. Ang pagre-review ng labels ay importante rin sa pag-keep ng mga seeds. Dahil kung minsan kapag marami na ang ating mga collection, ay nakakalito na. Napag marami ang mga variety nito. Kaya kung minsan ay nalilito na tayo sa paglagay ng mga labels, kaya kailangan natin itong i-review. Meron akong naging experience niyan sa aking mga pole sitaw. Akala ko ay pole sitaw, yun pala ay bush sitaw. Kaya hindi na natin kailangan pang maghintay na mamunga ang isang tanim para lang malaman kung ano ang klaseng bunga nito. Kaya ang pagre-review ng mga labels sa ating mga seeds ay napaka-importante. Kapag matapos na nating mailagay ang lahat ng mga seeds sa kanilang mga container, kailangan na naman natin silang ilagay sa isang malaking plastic bag or container. Mas okay kung transparent white ang ating gamitin para makita na natin ang mga label kahit sa labas. Ang ginamit ko dito ay transparent white na Ziploc bag dahil suitable ito sa paglalagyan nating storage mamaya. Diba kitang-kita na yung mga labels kahit sa labas? And yes, step number 7 na po tayo. At ito po yung storage na sinasabi ko. At hindi na natin kailangan pang gumastos para sa ating mga seeds dahil karamihan sa atin is meron ng refrigerator. Ang technique na ito ay sobrang subok ko na at para ka lang naglalagay ng pagkain sa freezer. At kapag gusto mo nang magpunla, kailangan mo lang siyang kunin doon at tutubo pa rin siya.